tuloy ng atin pong pag-aaral in the sa Sure Foundation. And mula po dun sa mga nakaraan nating pinag-usapan, ay makikita natin o naunawaan natin na kilala natin ng masusto ang ating Diyos. At ang ating Diyos po ay banal. Ang ating Diyos po ay hindi kumikilos na hindi naaayon sa kanyang kabanalan. Nalalaman niya yung maraming bagay at purihin ng Panginoon yung mga kasalanan ko ay kanyang lilimutin. Ano po? At hindi niya isusumbat yun sa akin. At salamat sa Panginoong Diyos na kung saan patuloy, ano po, yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, yun po yung sino siya. Pag naintindihan po natin, pag nakilala po natin ang Diyos bilang banal, ay magbabago po yung pamamaraan natin ng pamumuhay. Kapag naintindihan mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, ay hindi Diyos na putyo-putyo. Ano po? Ay hindi Diyos na pwede mong mabili sa tindahan. Ay Diyos na hindi mo pwedeng magawa gamit ang iyong sariling kamay. Kundi Diyos na kung saan lumikha sa lahat ng bagay. Sa Diyos natin pinaglilingkuran na lumikha sa lahat ng bagay, siya po ang may lalang sa langit at sa lupa, sa mga bituin sa langit, sa tao, ano po, ganun siya makapangyarihan. At dahil siya'y napaka makapangyarihan, binigyan niya rin po ang tao ng pagpili. Ano po, choice. At ngayon pong hapon na ito, ay gusto ko pong talakayin ang isa sa mga pinaka-importante at mas kilala na katangian ng Diyos. Ano po? At ito rin yung ginagawang dahilan para din siguro, ano, mas sinasabi nila, dahil ganito ang Diyos, bakit mo kami hatulan? Don't judge me. Ang Diyos nga ganito sa akin kasi ikaw hindi. Diba? At ano po yung tukoy ko kundi yung pag-ibig ng Diyos? The love of God. Ano po? At nawa, maintindihan natin mula sa ating mga previews na pinag-uusapan, pinag-aaralan, na nakabase po yung katangian ng Diyos, especially yung kanyang pag-ibig din naman sa kung sino siya. At sino po ba ang Diyos? Banal ang Diyos eh. Matuwid ang Diyos. Ibig sabihin yung kanyang pag-ibig nakabase rin po doon. Yung pag-ibig ng Diyos ay nakabase rin sa kanyang pong kabanalan. Ano po? So kahit mahal tayo ng Diyos, kailangan pa rin mamatay ni Kristo sa krus. Di po ba? So ito yung pag-uusapan natin, the love of God. So alam na natin yung verse na ito, familiar tayo dito, but ano pong sinabi ng John chapter 3 verse 16? Nakawakas. Yung? Yan? Sige, buksan mo. Nakawakas. Hello. Yan na, nabukas na. Okay. So John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. At dahil inibig ng Diyos ang sanlibutan, anong ginawa niya? That He gave His only begotten Son. Binigay niya ang kanyang buktong na anak, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Romans chapter 5, verse number 8. Romans chapter number 5, verse number 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Di po ba? Ganun po ka. Kapag naintindihan mo na pinagkatagubili ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin, makasalanan ka pa, nasa kasalanan ka pa, nagpapakasarap ka pa sa kasalanan, mas gusto mo sa sanlibutan, mas gusto mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos, pero inibig ka na ng Diyos. Minahal ka na ng Panginoon na nung kahit ikaw ay makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Di po ba? Ano po nakasunod dyan? While we were yet sinners, Christ died for us. Ngayon, tatanungin ko po kayo ngayong hapon, anong pinagkaiba kaya ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos? Anong pinagkaiba ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos? Kapag sinabi, human affection versus the love of God. Ano yung pinagkaiba ng pag-ibig na meron ng tao
sa pag-ibig na meron ang Diyos. Napalagay niyo po, anong pinagkaiba? So, kailangan niyo i-factor in yung tayo ay nasa kasalanan. Ano po? So, nakaka-apekto na yun sa pamamaraan kung paano ka magmamahal dahil nasa kasalanan ka. So, ano kaya pinagkaiba ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos? Oh, ito. Sige po, magbibigay tayo ng sagot, kasagutan. Ano po? Ano yung pag-ibig ng tao po, mostly, o mas madalas na ganito po, pag-ibig ng tao po ay selfish. Okay? Red tayo. Red. Anong sabi ko? Is selfish. Bakit nabanggit na ang pag-ibig ng tao po ay makasarili? Bakit mo minamahal yung isang tao? Kasi gusto mo mahalin ka pabalik. Di po ba? So, kaya ka nagbibigay ng pagmamahal kasi gusto mo ibabalik sa iyo. Ngayon, kung hindi ibabalik sa iyo, mamatay na siya. Di ba? Kung hindi ibabalik sa iyo, wala kong paki sa iyo. 'Di ba? So ang pinagkaiba, ang Diyos, makita niyo po ah. Ito nandito mamaya to sa mga point, pero si Kristo namatay para lang ba sa ilan o para sa lahat? Namatay siya para sa lahat. Tama po. Pero alam ng Diyos na hindi lahat maniniwala kay Kristo. Alam ng Diyos na hindi lahat mananampalataya na si Kristo ang nagbayad ng kanilang mga kasalanan. Tama po ba? Pero, pakinggan nyo, hindi napigilan ng Diyos na hindi isugo si Kristo sa sanlibutan. Hindi napigilan yung pag-ibig ng Diyos na dahil mahal niya ang tao, ipadala si Kristo sa sanlibutan at mamatay sa krus. Kahit alam niya na hindi tatanggapin, kahit alam niya na hindi, kumbaga, hindi tatanggapin ng lahat ng tao yung kanyang mensahe, yung na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Alam ng Panginoong, alam ng Diyos na hindi lahat maniniwala, pero yung kanyang pag-ibig ang nagtulak sa kanya na mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kita mo, ang tao, ang pag-ibig ng tao, kapag ginawan ka ng di maganda, kunyari mahal mo, ginawa ka ng di maganda, galit ka na din. Di po ba? Kapag minahal mo, tas hindi ka nasuklian, di ba? Magagalit ka, mainis ka. So, the love of man, because of the fallen nature, dahil din sa kasalanan na nasa sa atin, ang tendency po mga kapatid, mamahalin mo lang yung mamahalin ka pabalik. Pero hindi natin kayang mahalin, hindi natin magawang mahalin, yung ang isusukli sa atin ay hindi pagmamahal, kundi papaano kapag ang sinukli sa iyo ay masama at hindi kabutihan. Wherein, ang tinuturo naman sa salita ng Diyos, mahalin mo kahit yung kaaway mo. Tama ko ba? Love your enemies. Hindi naman niya lang sinabi na itolerate mo lang yung enemy mo. Ang sabi, ibigin mo. Panginoon naman. Sa lahat ng iibigin siya pa. Panginoon, patayin mo na lang ako, hindi ko siya mamahalin. Diba? May mga ganyan pang mga pananalita. Pero kapatid, yun ang sinasabi ng Biblia, love your enemies. Ano po? So yung pag-uusapan natin, yung pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, purihin ng Diyos, ang pag-ibig niya di katulad ng pag-ibig natin. Purihin ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos di katulad ng pagmamahal mo. Kasi kung ang pag-ibig ng Diyos parehas ng pagmamahal mo, ano kaya nangyari sa sanlibutan? Lahat na siguro patay, no? Pag di mo nakuha gusto mo, ex ka sa akin. Pag di mo nakuha yung gusto mo, ayoko na sa'yo, bahala ka, mamatay ka na. Diba? But the love of God ay iba po. Ano? Pag-ibig ng Diyos ay inibig niya tayo. Siyempre, nag-expect din ng Diyos na maniniwala ka sa Kanya. Pero kahit pa maraming tao ang alam niyang hindi maniniwala sa Kanya,
hindi iyon napigilan siya para mahalin na tao. Minahal niya ang tao kahit walang sukli, kapatid. At yun yung pag-ibig ng Diyos. At yun din yung fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love. Joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ngayon, pag-uusapan po natin to. 1 John chapter 4. So may mga verses tayong titignan. At mayroong mga ugali tayo na gustong tignan din. Ang layunin ng preacher ngayong hapon ay makita natin kung tayo ba ay natututunan natin yung pag-ibig ng Diyos. O ang nakikita lamang natin palagi yung kapakanan natin. Ano po? 1 John chapter 4 verse number 8. 1 John chapter 4 verse number 8. He that loveth not, knoweth not God. Eh, grabe. Pag hindi ka daw nag-iimibig, hindi mo kilala ang Diyos. Sapagkat, verse number 8, for God is love. Kapag hindi ka marunong umibig, sabi niya, he that loveth not, knoweth not God, di mo kilala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ng talata. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Matthew chapter number 5, verse 43. Doon tayo magsisimula. The context is the Sermon on the Mount. Natigyan natin yung principle na binigay dito ng Panginoong Yesus. Matthew chapter 5 verse 43. Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. That ye may be the children of your Father which is in heaven, where he maketh. Tingnan niyo po, verse 45. Pakinggan niyo. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Ano sabi ng talata? Ang Diyos, tama ba merong tag-araw? Tama ba merong araw? Ang araw, hindi lang available sa mga matapat sa Diyos. Ang araw, available din sa mga galit sa Diyos. Ang ulan, hindi lang available sa nagmamahal sa Diyos. Ang ulan, available din sa mga kinamumuhian ng Diyos. Pinapadala ng Diyos ang kanyang araw, pinapadala ng Diyos ang kanyang ulan, hindi lamang sa kanila na masayang tinatanggap ito, kundi maging doon sa mga galit sa kanya. Anong pinapakita nito? Ano po sa atin? Na ganun umibig ang Panginoong Diyos. Ano po sa tao? Na kahit po alam niya na hindi susuklian yung kanyang pag-ibig, alam niya na hindi ibabalik sa kanya yung pasasalamat na dapat lang naman ibigay sa kanya. Ano po? Hindi niya pinipigilan yung ulan niya. Oops, bahay na nila ano yan. O gumilid ka dyan, hindi yan mananampalataya, dito ka lang umulan. Hindi ganun. Ano po? Hindi pumipili ang Diyos ng pwesto. Okay. Ano, dito na tayo sa kalapakuan. Oy, bahay nila pastor, ulan. Oy, bahay ng iba, wala. Hindi ganun. Ano po? Kapag merong, kapag umaaraw, maaraw lahat dyan. Kapag uulan, uulan lahat dyan. Hindi hindi pinipigilan ng Diyos o hindi kinagkakait ng Diyos ang liwanag at ang ulan sa mga di mananampalataya. At di rin naman binibigyan ng special treatment pagdating sa ulan at pagdating sa, di ba? Mahirap naman yun. Oh, dahil mananampalataya ka, mas malakas ulan sa inyo. Hindi. Kung malakas dito sa inyo, most likely yung katabi mong kapitbahay na ibang reliyon, malakas din sa kanya. Di po ba? Ganun po yung pagmamahal ng Diyos na kahit hindi mananampalataya yung isa, kung maaraw sa bahay nyo, katabi mo lang bahay niya, maaraw din sa kanila. Amen. Luke chapter 6. Kahit kaaway pa ng Diyos, di ba, purihin ng Diyos, no? Pinasupplyan niya pa rin ng ulan sa kanang
araw? Ano kaya kung sutil ang Diyos, no? Sabi niya, ay ka, inaaway mo ako, ha? Sige, wala kang araw ngayong araw. Hirap nun. Luke chapter 6, verse 32. Ano pong sabi dyan? Verse 32. Luke 6, 32. Tingnan niyo po yung principle, ha? For if ye love them which love you, kung minamahal niyo yung nagmamahal sa inyo, what thing have ye? For sinners also love those that love them. Sabi niya, sabi ng Panginoon, kung minamahal niyo lang yung nagmamahal sa inyo, pinagkaiba niyo sa makasalanan, eh minamahal din nila yung nagmamahal sa kanila. Amen. So, dituruan tayo dito ng principle kung paanong magmahal ang Diyos. Dahil, ano po ulit yung kanina umaga ating pinag-usapan? To grow up into Him. Diba? Grow up into Christ. Maging katulad ni Kristo Jesus. Lumago para maging katulad ni Kristo Jesus. At ang ating inaaral ngayon, yung pag-ibig ng Diyos, ako ay naniniwala na kailangan matuto tayong magmahal kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Matutunan na, matuto tayo kung paano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, at ganyan din naman tayo, ipakita din yung pag-ibig ng Diyos na ito sa iba. Kaya nga merong fruit of the Spirit, at ang una sa listahan, kapatid, ay pag-ibig. Love. Pero anong iniisip natin madalas, di ba? Kasi kapag minahal mo isang tao, tapos baka gawan ka pa ng di maganda, di ba? Pag minahal mo isang tao, baka ano ka lang, pagsamantalahan ka lang. Di po ba? Pero ang Diyos, ano bang ginawa ng tao sa kanyang pag-ibig, di ba? Minahal na ng Diyos ang sanlibutan. Pero ganun, Panginoong Jesus na nga, binigay niya kanyang sarili, pero pinako pa siya sa krus eh. Tama po ba? At pero hindi siya napigilan. Iniulit ko po, inuulit-ulit ko para makuha natin, hindi napigilan ng Diyos na mahalin ng tao kahit alam ng Diyos kung anong gagawin ng tao sa Kanya. Amen. So yun yung pag-ibig po ng Panginoon. So, na pinapakita kaya natin yung pag-ibig ng Diyos sa iba? Ezekiel chapter 33. Ako narinig ko lang ito, pero seems na merong katotohanan dun sa statement na yon, no? Ang unang mga tao na dapat mapakitaan mo ng pagmamahal ay yung mga kasama mo sa bahay. Yung mga tao na kailangan unang mapakitaan mo ng pag-ibig ay yung mga taong kasama mo araw-araw. Kapatid mo na lang. Example. Amen. Diba? Pag may hinging kapatid mo, ano ba? Bakit ba? Hindi, inis na inis ka. Wala naman sa ginawang mali sa'yo, pero yung ano mo, yung dugo mo, high blood ka agad eh. Diba? Bigla ka mag-explode. Diba? Kuya, paabot nga ng ganito. Ah! Paabot, paabot, paabot. Parang high blood ka na lang bigla, diba? Ang una dapat mga tao na kung gusto natin i-practice ang pag-ibig ng Diyos, una dapat recipient, mga kasama natin sa bahay. Una dapat recipient, yung katabi mo matulog. Una dapat recipient, yung palagi mong kausap. At kapag kaya yung kasama mo sa bahay, tinanong mo. No? Tinanong mo kayo kasama sa bahay. Ate, kuya, mama, papa, bunso. Nakikita kaya yung pag-ibig ng Diyos sa ginagawa ko? Sabi niya sa'yo, ha? Pag-ibig ng Diyos. Ano kaya sasagot nila pag tinanong mo sila, nakikita mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa akin? Ay, parang orasan, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Diba? Nakikita kaya yung pag-ibig ng Diyos? Kapag tinanong natin yung ating mga kasama sa bahay, nagpapakita ko kaya yung pag-ibig ni Kristo sa inyo? Tingnan, Ezekiel chapter 33, tingnan natin yung isang principle po dito na gusto ko maintindihan natin kung ano yung pananaw ng Diyos pagdating sa isang makasalanan na mamamatay. Ezekiel chapter 33 verse 11, say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Nakita nyo? Ayaw ng Diyos na yung wicked, na yung masama, mamamatay nga eh. He had no pleasure.
Hindi nasisiyahan ng Diyos. Ano pang sabi? But that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will you die, O house of Israel? Alam nyo, mas gusto ng Diyos na yung masamang tao na ito ay magsisi, ano po, kaysa itong masamang tao na to ay mamatay na mapunta ng impyerno. Mas gusto ng Diyos na tumalikod yung masamang tao na ito mula sa kanyang mga kasalanan at tumungo sa Panginoon kaysa mamatay yung tao na ito, ano po, at panghabang buhay mapunta sa kapahamakan. Nakita nyo yun yung Ezekiel chapter 33 verse 11. Mas gugustuhin ng Diyos na kahit masama itong tao na to, na tumalikod siya sa kasalanan niya at mabuhay siya, kaysa mamatay itong tao na to at mapunta ng impyerno. Minsan yung mga prayer natin, Lord, kung di siya maniniwala sa'yo, kunin mo na lang siya. Di po ba? Panginoon, kung di na talaga siya magbabago, Panginoon, kunin mo na lang siya. Pero ang Panginoon, ayaw niya. Kung itong tao na to, wicked, ang gusto ng Panginoon, makilala niya ang Panginoon. At tumalikod ito mula sa kanyang kasalanan at mabuhay. Ano po? Yun yung kung papaano po ang disposisyon ng Diyos pagdating sa mga wicked. Okay. Limang bagay po ngayong hapon kung papaanong pinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Five things. Limang bagay. Kung papaano minamanifest ng Diyos ang kanya pong pag-ibig sa tao. Una, sige, sulat na lang natin. Una, okay, so ito po, itong listahan na to para siyang mula sa hindi ka mananampalataya hanggang maging ligtas ka, ito yung progress, okay, progressive ba, kung paano pinapakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa tao. Una, syempre pinaka-basic. By bestowing temporal things. Ano po? Sa pagpo-provide ng mga pangailangan. Pag sinabi pong temporal, yun po ay naubos, nawawala. Ano po? James chapter 1 verse 17. James chapter number 1 verse 17. Ano pong sabi? Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. At i-pair nyo yan, isama nyo rin po doon yung Matthew 5:48, yung binasa natin kanina, na nagpapadala ng Diyos ng liwanag ng araw sa kanila ng mga, di ba, matuwid, at kahit doon sa mga wicked, evil, nagpapadala din ng Diyos kahit ng ulan. Di po ba? Sa evil at sa good. At di po ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon? Dahil kahit po nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, kahit po nung tayo po ay wala pang, hindi pa tayo ligtas, hindi pa natin alam na si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan. Di ba? Yung hindi pa natin alam na tayo ay mga makasalanan, dahil di ka pa umaamin, kaya nga di naliligtas kasi di ka na umaamin na ikaw ay makasalanan. Kahit ganon, kumakait ka. May damit ka. Amen. Nabubuhay ka.
hindi pinagkakait ng Diyos yung ulan sa'yo. Hindi pinagkakait ng Diyos yung araw sa'yo. Hindi pinagkakait ng Diyos yung mga bagay, yung mga kinakain mo na lang. Diba? Yung mga kinakain na lang natin, hindi pinagkakait ng Diyos sa atin. Kahit nung tayo di paligtas. Amen. Di ba tayo nagpapasalamat sa Diyos doon? Na nakakakain tayo ng hotdog. Itlog. Diba? Tuyo. Daing. Tilapia. Diba? Kung ano-ano pa nakakain natin, ano-ano pang luto, sinigang adobo, sinigang adobo, sinigang adobo. Yun lang alam na tuwin eh. Sinigang adobo. Diba? So, tayo ay nakakakain, napoprovide yung ating pangangailangan, at hindi pinagkakait ng Diyos yung ating pangangailangan, kahit nung tayo di paligtas. At yun po ay pag-ibig ng Diyos. Kung papaanong kahit tayo ay kaaway ng Diyos, enemy ka pa eh. Kaaway ka ng Diyos eh. Hindi pinagkait sa'yo ng Diyos na mabuhay. Hindi pinagkait sa'yo ng Diyos na magkaroon ng makakain. Ano po? Yung temporal things of this life. Pangalawa, hindi lamang by bestowing temporal things. Ano po? Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig, but by long suffering. And mercy. Turn to 2 Peter chapter 3 verse 9. Second Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi po dito, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pag binasa nyo po yung context ng 2 Peter chapter number 3, ay makikita nyo po yung sino po ba nagsulat ng 2 Peter? Si Peter. Ano po? At sinulat ito ni Peter sa kanila na mga yung mga parehas na tao na sumampalataya sa kanilang mga ministry, ano po, yung mga naligtas in that context nung panahon nila. At itong mga tao na ito, ina-expect nila na sila ay papasok na sa kingdom. Diba, JR at Lester? Ina-expect na. Ano? Ina-expect na nila na sila ay papasok sa kaharian. That is the doctrine. Diba, ano po bang preaching ni John the Baptist? Repent for the kingdom of heaven is at hand. Yun na yung papunta sila. Alam nyo ba kaharian? Alam nyo ba yung kingdom? Diba? Doon na sila papasok. Ano po? Ang problema, ano pong nangyari? Yung kagaya yung tinuro din natin last time, pumasok po yung gospel of the grace of God, binigay ng Panginoong Jesus kay Apostle Pablo. So ano nangyari? Napostpone po yung dapat papasok sa kaharian, pero bago yung syempre tribulation period, napostpone yun. Pero sinasabi ni Pedro, mga kapatid, the Lord is not slack concerning His promise. Hindi, ang pangako ng Diyos, tutupadin niya. Na hinto man, o hindi man natuloy yun sa panahon na yun, pero wag mo iisipin na hindi tutuparin yun ng Diyos. Ang dapat maintindihan natin, that His long suffering is salvation. Yung kanyang pagtitiis kung bakit hindi niya pa hinayaan na pumasok sa tribulation period yung mga tao na yun, at eventually mapunta sa kingdom, ay dahil mayroon siyang mga tao hanggang sa panahon natin ngayon na gusto siya iligtas at maging parte ng kanyang katawan. Kaya yun po yung pag-ibig ng Diyos. Ano po? Na kahit ma-delay pa yung purpose niya sa earth, mga kapatid, ay ginawa po ng Panginoon dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang pagtitiis
na maligtas, na merong mga tao makakilala sa Panginoong Jesus. At mula doon sa kadiliman ay mapunta sa kaharian ng kanyang liwanag. Ano, napakarami mga tao ang mapapahamak. Napakarami mga tao mapupunta ng impyerno. Napakarami mga tao ang di nila alam kapag sila'y binawian ng buhay. Sila po ay didilat na lang na mainit. Didilat na lang na kung saan madilim. Didilat na lang doon sa katakot-takot na lugar ng impyerno. At doon yung lugar na kung saan pang habang buhay na sila, ang panahon na makakalabas sila doon ay doon sa Great White Throne. Pero pagkatapos nun, itatapon pa rin sila sa Lake of Fire. Wala din. Galing kang impyerno, pumunta kang Great White Throne, tinapon ka sa Lake of Fire. Wala pa rin. Apoy pa din ang tungo nila. At di na lang, yun yung mga tao, maraming mga tao mapupunta doon. Yung kapitbahay natin, yung mga taong kahulubilo natin araw-araw, yung katrabaho natin, yung lahat ng mga tao na nakikita natin, kung wala silang pagkakilala kay Kristo Jesus, sila'y mapupunta po doon. Kaya na-extend ang Diyos yung kanyang pag-ibig, yung long-suffering niya, yung mercy niya. Dahil mahal niya ang sanlibutan, mahal niya ang tao, ayaw niya ng tao mapapahamak. That's why, papaano minamanifest ng Diyos yung kanyang pag-ibig? By long suffering and mercy. By long suffering and mercy. Meron ba sa atin dito magsasabi na karapat dapat sa kaligtasan ng Diyos? Meron ba sa atin dito magsasabi na tayo deserving ng kaligtasan ng Diyos? Di po ba? And yet, ang Panginoon patuloy yung kanyang long suffering, patuloy kanyang mercy. Sa Isaiah chapter 55 verse 7, Isaiah 55. Isaiah chapter 55 verse 7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. So makita natin po na gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos, na yung habag niya na meron siya sa tao, yung long suffering niya, hindi lamang suffering, long eh, mahaba. Di po ba? Na-extend ng Diyos yung panahon natin, yung panahon po natin na extension pa rin ng long suffering ng Panginoong Diyos. Natin alam, one day, no? Sana nga ngayon na eh. But the trumpet will sound, and the dead in Christ shall rise first. And we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan ay iyong iiwan. Wala kang madadala. Kahit yung pitaka mo, hindi mo mabibitbit. Kahit yung bag mo, hindi mo mabibitbit. Kahit yung anak mo, hindi mo mahahawakan sa kanilang mga kamay at sasabihin, tara, sumama ka sa akin. Kailangan nila magdesisyon sa kanilang mga sarili. Kailangan ng mga tao magdesisyon na si Kristo ang tagapagligtas. Ang mga bahay sa sanlibutan po na ito ay ating iiwan, at wala po tayong madadala. At ang panahon na kung saan tayo nabubuhay ay extension pa rin ng long suffering ng Panginoong Diyos, ng awa ng Panginoong Diyos. At isang araw tayo po'y mawawala sa sanlibutan po na ito. At dahil wala kang mabibitbit, ang tanging may iwan lamang ay mga bagay na ginawa mo para sa Panginoong Jesus. Saan mo binibigay yung panahon? Saan mo binibigay yung buhay? Saan mo binibigay yung mga bagay na meron ka ngayon? Saan mo pinagagamit yung mga meron ka ngayon? Pinagagamit mo bang yung buhay para sa Panginoon na namatay para sa ating mga kasalanan? Binibigay mo bang yung buhay para sa Panginoon na kung saan binigay ang kanyang sarili na matay sa krus para sa atin, tinigis ang kanyang banal na dugo para ikaw at ako'y pagkaluluwan ng buhay na walang hanggan? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sasampalataya ay di mapapahamak bagkos ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pag-ibig ng Diyos, na yung awa ng Diyos sa tao, na kahit ang tao
ay napakatigas ng ulo at ayaw lumapit sa Diyos, ang Panginoon nandyan pa rin yung kanyang pag-ibig. Available, kanyang ginagawang available sa lahat ng sasampalataya. Ano po? Pangalawa yon, by long suffering and mercy. And number three, maybe the most important thing, pinaka-importanting bagay kung papaanong pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig is by sending Jesus Christ to die for our sins. Maybe the most important thing ay yung pagpapadala kay Kristo Jesus para mamatay para sa ating mga kasalanan. In Romans chapter 5, babalikan po natin ating binasa. Romans chapter number 5, verses 5 to 8. Romans 5, verse 5 to 8, verse 5. And hope make it not a shame, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Hanggang ngayon ba may lakas tayo na iligtas sa ating sarili? Ngayon ba may lakas ka na patawarin ang sarili mong kasalanan? We were without strength. Wala tayong lakas. In verse 7, for scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man, some would even dare to die. So kung dun nga sa mabuting tao, at dun nga sa matuwid na tao, madalang lang na merong magbubuwis ng buhay para sa kanila. Hindi lahat magbubuwis ng buhay para sa kanila. So, ang sinasabi dito ng Panginoon, papaano pa tayo ng mga makasalanan? Papaano pa tayo na di mabuti? Papaano pa tayo na wicked, sinful, makasalanan? Kung doon nga sa mabuting tao, konti lang ang nais mamamatay para sa kanila. Magbubuwis ng buhay para sa kanila. O ilagay mo sa context natin, marahil merong mga tao magbubuwis ng buhay para kay Bongbong Marcos. Marahil may mga tao magbubuwis ng buhay para kay Lenny Robredo. Pero mga ilan-ilan lang yun. Maniwala ko, 1,000 gagawin yun. Diba? Mahal pa rin ang tao kanya sariling buhay. Pero ang Panginoong Jesus, namatay siya para sa ating kahit tayo makasalanan pa. Si Kristo'y namatay para sa atin. Yan ang pag-ibig ng Diyos na pinadala niya ang Panginoong Jesus sa sanlibutan para ibigay kanyang sarili para mamatay sa ating mga kasalanan. In 1 John chapter 4, First John chapter 4 verse 9 to 10. First John 4, 9 to 10. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Nakita niyo po sa verse number 9, sa ganoong pamamaraan, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Na ang Panginoong Diyos, isinugo niya, pinadala niya ang kanyang buktong na anak dito sa sanlibutan. Herein is love, sabi niya verse number 10, hindi na tayo'y minahal natin ng Diyos, kundi Siyang nagmahal sa atin at pinadala ang Kanyang anak para maging propitiation for our sins. To be a propitiation for our sins.
Purihin po ang Diyos, ano po. Hindi ko kailangan na babayaran ng sarili kong kasalanan. Hindi ko kailangan na pagtatrabahuan ng aking kaligtasan. Ano po? Si Kristo yung naging kabayaran at tinawagan ito ng Biblia na propitiation. Richard, papaano na, ano yung propitiation ng Panginoong Jesus? Ibig sabihin, kung ano yung kinakailangang bayaran dahil sa kasalanan na meron tayo, kung ano yung kailangang bayaran sa paningin ng Diyos ay binayaran ni Kristo para tayo maging katanggap-tanggap sa Kanya. Sabi ko nga po, kahapon, habang nag-street preaching, kahit lumuha ka ng dugo, di ka mapapatawad ng Diyos. Kahit lumuhod ka maghapon, di ka mapapatawad ng Diyos. Kahit anong pagluha po ng tao, umiyak ka pa dyan, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Hindi mapapatawad po ng Diyos. Kahit anong iyak pa, humagulgol pa, maglumpasay pa, pumanata pa, magpenitensya pa, magtirik pa ng kandila araw-araw, hindi ka mapapatawad ng Diyos sa kahit anong ganong gawin mo. Dahil mula lumantipan, pinakita na ng Diyos kung papaano mo siya mapiplease. Ano po? Dahil sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may sakripisyo. There needs to be a sacrifice. At ang sacrifice na ito, mula pa sa lumantipan, ay dapat walang spot. Diba? Walang blemish. So it needs to be perfect. At wala pong iba na nakapasa po doon na bilang hain sa sanlibutan kundi ang Panginoong Jesus. So yung dapat mong babayaran, hindi mo na kailangan bayaran, si Kristo na nagbayad. At yun yung pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Na yung hindi natin kayang bayaran, pinadala ng Diyos si Kristo sa sanlibutan, na buhay siya ng perfect life, wala siyang pagkakasala ni isa. Amen. Buhay si Kristo perfectly, wala pagkakasala. Pero dun sa krus, naging kasalanan siya. He became sin for us. Naging kasalanan siya sa atin na walang kasalanan para tayo maging katwiran sa pamamagitan niya. Ngayon, nung tayo sumampalataya kay Kristo Jesus, ibinilang sa atin yung katwiran na na kay Kristo Jesus. Dahil siya lang po yung nakapasay. Kumbaga sa test, siya lang po pasado, perfect niya. Tayo lahat sumubok sa test, pero lahat bagsak. Hindi ka pwedeng ipasang awa ng Diyos. Kontra yun sa kanyang kung sino siya. Perfect ang Diyos, yung justice ng Diyos nandiyan. So hindi ka makakapasa sa Diyos talaga. Kaya nga, ang kailangan mo ay yung katwiran ni Kristo. Paano mapapasahe yun? Pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo Jesus sa kanyang ginawa para sa iyong mga kasalanan. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Nakita natin, napakabuti ng Diyos, yung pag-ibig niya, binigay niya sa tao. Amen. Pero, tignan natin ating sarili. Mapagpasalamat ba tayo sa Diyos sa kanyang pag-ibig? Paano natin pinapakita yung pagpapasalamat natin sa Panginoon? Siya yung nagbayad sa kasalanan na meron tayo, so hindi mo na kailangang isipin. Hindi na siya kasama sa mga isipin mo sa buhay. Diba? Kasi bayad na yung kasalanan mo. So hindi ka na kailangang mamanata. Hindi mo na kailangang pumunta dun sa Rome, diba? Yung mga ano pa sila. Pilgrimage. Mga pagpunta-punta sa mga historical site. Hindi mo kailangan gagawin yun. Hindi mo kailangan sundin lahat ng mga sakramento dahil si Kristo na ang nagbayad lahat para sa atin. At iyan po yung pag-ibig ng Diyos. Pang-apat, siyempre pagkatapos, sinugo si Kristo. Kapag ikay na nanampalataya, iligtas ng Panginoon lahat ng maniwala.
Dahil pinadala niya ang Panginoong Jesus sa sanlibutan para mamatay sa ating mga kasalanan. Ay, pang-apat, ano po, kung paano minamanifest, pinapakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig, ay ililigtas niya ang lahat ng sasampalataya. Tapos, hindi pa yon, may additional pa, with all spiritual blessings. In Ephesians chapter 2, verse 4, Ephesians chapter number 2, verse 4, verse 4 to 7, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Merong kanta na yung title nun, The Best Is Yet To Come. At totoo po, dahil kung tayo pinagpapala na ngayon, tayo na pagpala na ngayon, alam mo na nga na may buhay na walang hanggan ka. Hindi mo pa nakikita yung fulfillment talaga ng lahat ng pangako ng Diyos hanggang tayo, hindi pa natin kapiling ang Diyos. Ano po? So ngayon, tayo nandito sa sanlibutan, anong dapat natin gawin? Habang nandito tayo sa sanlibutan, anong kailangan, anong dapat mong gawin? Ano po? Kundi paglingkuran ng Panginoon at alamin yung kanyang kalooban mula sa kanyang salitan, dito naman eh. At sundin yun. At mamuhay tayo para doon. Kung ang isa sa fruit of the Spirit, kasi isang ano naman yun, isang buo lang yun. Ang una po doon ay love. Tama po ba? Una doon, fruit of the Spirit is love. Anong ginawa ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya? For God so loved the world that He gave. Tama? His only begotten Son. That whosoever believeth Him shall not perish, but have everlasting life. At ano pang ginawa ni Kristo? Dahil sinugo siya, ano dapat gawin? Binigay niya ang kanyang sarili sa tao na matay para sa kasalanan ng sanlibutan. Para sa kasalanan na meron ka, sa kasalanan na meron ako, at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Di po ba? So, bilang mga ligtas ngayon, anong dapat natin gawin? Kundi, ipangaral yung mensahe na yun, yung ebanghelyo ni Kristo, sa mga di pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Ayun na, naalala ko yung word, itanghal si Kristo sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen. Minsan iniisip natin, madalas yung, minsan na, madalas pa, no? Iniisip natin yung sarili natin, no? Ano yung kailangan ko? Ano yung dapat mangyari sa akin? Ano yung mga pagkukulang sa akin? Ano yung mga dapat madadagdag sa akin? Di ba? Iniisip mo yan. At kapag ganyan ang ating mindset, sure ball, depression ang dulo nun. Bakit? Hindi mo makukuha lahat ng gusto mo. Una. At kahit dumaan ka sa ruta ng kasalanan, hindi mo pa rin makukuha lahat ng gusto mo. Amen. Pleasures of sin for a season. Halimbawa, ang goal mo, gusto mo sumaya habang buhay. Gusto mo araw-araw kang masaya. So ang kinuha mong ruta, droga. Diba? Gusto mo araw-araw kang nakasindi. Eh kapatid, kapag ikaw lobat, hindi ka na masaya. Diba? Kapag di ka nakasindi nung araw na yun, di ka na masaya. Di, yung goal mo na magiging masaya ka araw-araw, bagsak ka na doon. Amen? Eh, yung goal mo eh. Maging masaya araw-araw. Eh, sa Christian life, sabi nga ni Pablo, rejoice evermore. Pero hindi niya sinasabi na walang suffering. Hindi niya sinasabi na walang paghihirap. Hindi niya sinasabi na walang trials and temptation. So, nawa, makita natin ano po, na yung pag-ibig ng Diyos, si po, napaka-inconvenient para sa Panginoong Jesus, no? Nasa langit ka na, bababa ka pa.
Napakinggan, Lord, nandun na siya. Father, the Word, the Holy Ghost, forever and ever, nandun sila, nag-uusap siyang mag-isa. Ano po? Word, yung tao na nilikha natin, pag nilikha natin yung tao, mahuhulog to sa kasalanan kasi pipiliin niya ang kasalanan. So doon pa lang, eternal purpose of God na ipapadala ang Word sa sanlibutan to became flesh. No? Papadala ang Word mapunta sa sanlibutan para mamatay sa kasalanan ng tao. So doon pala na pag-usapan na nila si Kristo bababa para maging tao. Napaka-inconvenient nun, kapatid. Diba? Tayo, ang convenient lang natin, mainit. Yung paypay natin, diba? Malamig. Inconvenience natin sa buhay, mga ganyan eh. Walang tubig, diba? Kung mahirap na, walang tubig. Isa, walang kuryente. Mga inconvenience sa buhay. Ang Panginoong Diyos, Diyos na siya, naging tao pa. Napaka-inconvenient nun, kapatid. Ako naniniwala kung nasa langit ka na, no? Nasa langit ka na, hindi ka na magpapababa sa Diyos. Lord, baba mo nga ako pabalik. Hindi. Lord, bakit ako bababa? Ang saya nandito eh. Kasama kita dito. Pero ang Panginoong Diyos, nung siya, nasa langit na siya, bumaba pa siya dito para tubdin yung kanyang kalooban. Para iligtas ikaw at ako. Amen? Tapos hihimukin tayo, mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Lingkod? Hirap niyan, ha? Lingkod? Over my dead body. Di ba? Sasabihin, lingkod tayo, isang ano lang, kahit once a week lang. Once a week, that's more than enough. Di ba? Kasi nasasobrahan pa tayo, isang beses ang linggo na lang. Di po ba? Pero si Kristo, pambira, Diyos na siya, nakuha niya pang bumaba, naging baby pa siya sa sanlibutan. Isipin mo, kano siya ka-fragile. Di ba? Punta pa siya sa sanlibutan para maging tao dahil mahal ka niya at mahal niya ako. Now, tayo, konting sakripisyo lang. Umaayaw tayo. Konting inconvenience lang, umaayaw tayo. Diba? Konting utos lang, ako na naman. Ako na naman. Ako na lang nakikita. Ako na nasisisi. Diba? Huwag nawa na yun po ang mangyayari sa ating mga ligtas, mga kapatid. Nawa maging mapagpasalamat po tayo. Kung merong oportunidad na kung saan tayo pwede makapaglingkod sa Panginoon, ating i-seize yung opportunity. Amen. Na makapaglingkod sa Panginoon. Magamit ng Panginoon. No, be willing, sabi nga ni Pablo, mas gusto ko, no, na to spend and be spent. Mabigat 'yon. Sabi niya, willing ako na gumastos at kahit siya mismo ang gagastusin, be spent. Yung lakas niya, kung anong meron siya, siya ang gagastusin, kapatid. Amen. Pero tayo, mga kapatid, wala. Ayaw natin magpagastos sarili natin kasi our time is so precious. Our time is like, you know, like a president of the Philippines. Your time is so important. You have so many errands along the way. You're so busy with your life. No, you can't take time off with the world. Yeah? But nawa, maintindihan natin kung papaano yung pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ay gano'n na lamang. That He leave the glory of heaven and came down dito sa kasamaan ng sanlibutan na ito, naglaan siya ng panahon para sa iyo at para sa akin. Naglaan siya ng panahon para pumunta doon sa krus. Hindi lamang naman isang beses, for 33 years na buhay siya sa lupa. Amen. Naglaan siya ng panahon para mabuhay ng ganong 33 years. Siya lumikha sa oras pero nagpapako siya sa oras nung dito na din siya sa sanlibutan. At pagkatapos sa 33 years, pinako pa siya sa krus ng Kalbaryo. Naglaan siya ng panahon para ikaw at ako. Ngayon, di ka na maghihirap sa kaligtasan mo kundi sa sampalataya ka lang. Ikaw ay magkakamit ng buhay na walang ginawa. Tayo magkaroon ng panahon para sa Kanya. Nawa tayo makapaglaan ng panahon para sa Panginoon. Mga kapatid, ang labahin po ay di mauubos. Ang trabaho po ay nandyan lang. Napakaraming overtime ang pwede mong gagawin sa buhay.
Pero nawa, magbigay ka ng panahon para sa Diyos. Dahil sa panahon na ikaw ay mahihirapan, wala ka rin ibang tatawagan kundi ang Diyos mong Panginoon mo. Sa Panginoon, sa panahon na kung saan ikaw ay nahihirapan, sa panahon na kung saan, di ba, nalulungkot ka sa anak mo, sa panahon na kung saan gulong-gulo ka sa kung anong gagawin mo sa buhay, wala ka rin ibang tatawagan kundi ang Panginoong Diyos. Dahil alam mo, kapag pumunta ka dun sa mga kaibigan mo, wala silang sasabihing maganda. Kapag pumunta ka dun sa mga kapitbahay mo, utangan ka lang nila. Pero alam mo, pag ikaw ay pumunta sa Panginoong Diyos, alam mo, merong comfort siyang ibibigay sa atin. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. And last thing, mga kapatid, na minamanifest ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao is, di lamang niligtas ka ng Panginoon. Ano po? Lastly, by permanently securing you in Him. Mahirap naman yun. Niligtas ka pero limited, limited salvation. Mahirap naman, niligtas tayo ng Panginoon, partial lang. Diba? Pero salamat, niligtas tayo ng Panginoon permanently. But you could have strong confidence na ang Panginoon lumigtas sa iyo ay niligtas ka, ano po, 100%. Wala na siyang tinirang ililigtas. Yung katawan natin, sa rapture pa yon, pero yung kaluluwa mo, tiyak na, ano po, nasa langit, na kapiling ng Diyos, magpakailanman. Romans chapter 8. Romans 8:35-39. Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, hindi kamatayan, hindi buhay, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Purihin ng Diyos. Walang anumang bagay, walang anumang elemento, walang anumang nilalang ang kaya tayong ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus. Di po ba? So, kapag pinag-isipan mo yun, kapag nag-meditate ka doon sa bagay na yun, isipin mo, Lord. So, lahat po pala Panginoon ng ano? So, binigyan mo ko ng buhay di sa libutan, ligtas naman ako. Di ba? 100% ligtas. Hindi, walang hindi na matatanggal yun kahit kailan, at walang makapagpapahiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. So, bakit hindi mo ibibigay ang buo mong sarili sa Panginoon as living sacrifice? Kung in the first place, wala nang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nobody. Marahil ay for all of this afternoon, buong hapon na ito, o ngayon, buong pag-preach natin ngayong hapon, ay wala kang naintindihan. Kasi distracted tayong lahat eh. May ginagawa dito, may pag-uusap dyan sa gilid, busy yung mga bata dun sa gilid, so yung mata natin, umiikot-ikot. Marahil wala kang naintindihan. Ano po, kahit anong sigaw ko dito, hindi mo naririnig. Pero, ang gusto ko maintindihan nating lahat, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Namatay si Kristo para sa iyo. At nawa, huwag tayong magkamali na mabuhay lang tayo para sa ating mga sarili.
bagkus ay mabuhay tayo sa Kanya na namatay para sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon kay Kristo Jesus na siyang nagkaloob ng kanyang sarili para sa amin. Lord, di po kami karapat-dapat kung pagbabasihan po ang aming mga gawa, kung pagbabasihan po ang aming mga reaksyon, ay parang wala po kaming pagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Parang wala kaming pagpapasalamat sa Panginoong Diyos na naglaan ng panahon para magpunta sa sanlibutan at mamatay pa para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Pero Panginoon, salamat dahil ang pag-ibig mo ay pag-ibig na kung saan kahit di namin masuklihan ay mapagmahal ka pa din. Pero nawa kami ay mahamon, Panginoon, na kung papaano ka magmahal ay ganoon din po kami, na matutunan po namin na ibigin ng ibang tao, na mahalin ng ibang tao, na kahit po ito ay walang sukli, na kahit ito po ay walang balik, ay parehas, ganun pa rin po, ibibigay po namin aming buhay sa kanila. Lalaanan po namin sila ng panahon dahil kailangan po nila ikaw, Panginoon. Kailangan nila si Kristo Jesus. Hindi man po unang beses, hindi man po pangalawang beses, pero isang araw nawa, sila'y makakilala po sa inyo, ang mga taong aming pinapangaralan, ang mga taong aming inaabot, ang mga bata na aming tinuturuan, nawa po, makilala kanila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kaluwa, sa kanilang mga puso, makilala nila si Kristo Jesus na nagmahal sa amin ng lubos, na kahit hanggang kamatayan ay hindi niya alintana sapagkat merong ako, merong kami na sasampalataya kay Kristo Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.